Kung kayo po ay tatanungin at pipili lang kayo ng isang sagot, talagang general na sagot, kayo po ba ay masaya o malungkot? Huwag po kayong sasagot na malakas. Are you happy or unhappy? Could you be sad? Or could you be very sad? Isa po sa mga matatawag na epidemic sa mundo, pinakamalalang sakit at pinakamatalamak na sakit ng mas maraming tao ay kalungkutan. Maraming tao ang malungkot. Kahit pa nga sila, kuminsan may mga anak, malungkot pa rin. May asawa, malungkot pa rin. Minsan may kayamanan pa nga, malungkot pa rin. Life is God's gift to be enjoyed. And happiness, according to many, is a primary duty of life. Isa sa mga tungkulin natin sa buhay ay pasayahin ito. Sayang ang isang buhay na hindi masaya. Nasasayang ang isang buhay na puro kalungkutan lamang ang ginagawa. Kung kayo po isang magulang na, nakakakita kayo ng anak nyo na malungkot, pati kayo ay nalulungkot din para sa kanya. Kaya yan din ay kinalulungkot ng Diyos para sa ating mga anak niya na nabubuhay kung minsan sa kalungkutan. Kaya marapat na ituro sa church, ituro sa pulpito, ang kasiyahan at kasayahan sapagkat tayo nilikha ng tao hindi para palungkutin, kundi para ikasaya natin ang buhay. Ang taong hindi masaya ang buhay ay mayroong malaking-malaking kawalan. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon, Happy Lessons on Happiness. Aming Diyos, salamat po at mahal niyo kami. Salamat po at gusto niyo kami maging masaya. Salamat po at tinuturoan niyo rin kami sa iyong salita ng mga karunungan tungkol sa pagiging masaya. Panginoon, habang tinatanggap namin na ang buhay ay mayroong kasamang kalungkutan at hirap, tinatanggap din namin na ang kalooban mo talaga ay ang buhay ay dapat masaya. Sapagkat kayo'y Diyos na maibigin at nilikha niyo kami upang magkaroon ng kasayahan. Nawa, Panginoon, ay buksan mo ang aming isip. At sa sandaling ito ay aming makilala at makita kung sino-sino at ano-ano ang nagiging dahilan ng kakulangan ng kasayahan sa buhay. Ituro mo sa amin ang iyong pamamaraan, Panginoon, at nawa makalaya, lalong-lalo na ang mga taong talagang bilanggo ng kalungkutan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ano man yun, Panginoon, malakit, maliit. Ipagpatawad mo po ang aming mga kakulangan, and may you not take this against us, O Lord, as we hear your word, may you allow us to understand your word in spite of who we are and in spite of all our sins. Cleanse us with the blood of Jesus. Make us whole so we can comprehend even just a part of your wholeness. Be our speaker, O God. Speak powerfully. And as you speak through your servant, may you accomplish your holy purpose. And may happiness rule the many and the greater part of lives of people who believe in you. Take over, O God. Be our speaker. Protect us, O God, from work of evil men and evil spirits. Protect even our households, our houses, our farms, our businesses. Protect our loved ones who are not with us right now. Without your protection, we are helpless. We are nothing. Lead us unto greater godliness, unto deeper knowledge of you, O Father. In the name of your Son, our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Happy lessons on happiness. What are some lessons on happiness that we can glean from Scripture? First of all, happiness must be a goal. Dapat ay isang hangarin, isang plano, isang mataas na hangarin ng tao na maging masaya. Happiness must be a goal, it must be aspired for, and happiness must be attained. Kailangang malasap yan, kailangang maranasan ng tao. Happiness must be protected from thieves, from spoilers, from vexations. In fact, happiness must be made, and if needed, must be invented. Sa Ecclesiastes 3:12-13, ano po ang sabi ni Solomon, pinakamatalinong taong naglakad sa balat ng lupa? I know that there is nothing better for men than to be happy and do good while they live.
that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil. This is the gift of God. So kailangan po meron tayong goal to be happy. Because if you fail to plan, you actually plan to fail. And if you fail to plan to be happy, you're actually planning to be sad. Pag ang isang bahay po'y ginagawa at walang plano, di kahit ano nalang ilagay nyo, kahit ano nalang ikabit nyo sa isang sulok, eh, yun na lang. Wala kayong nararating. Pagka binalak natin, halimbawa, na magbiyahe, wala naman talaga tayong mapa, wala tayong pupuntahan, kung saan lang tayo mapapasuot. Kung wala ka naman talagang kursong gustong pag-aralan, palipat-lipat ka ng kurso, hindi ka matapos-tapos. Kailangan may plano. At kailangan kasama po sa plano na yan, mga kapatid, maging masaya. You've got to plan. You've got to make it a goal so that you have a clear set of steps that you must take so that you will be happy. Happiness doesn't grow on trees. Happiness does not fall from the sky. It must be worked for. And if needed, it must be protected. Napakarami pong mga bagay na gusto tayong nakawan ng kaligayahan. Taong hindi mo kilala, sisimangutan ka, taong hindi mo kaano-ano, matatapakan ka, taong hindi mo malang binabalak na makita sa buhay mo, biglang naging dahilan ng iyong kalungkutan, nanakawan ka, kasaksakin ka, o hold upin ka, re-rapin ka. Napakaraming taong gustong gumawa ng masama sa atin. Meron naman mga tao, hindi nila balak gumawa ng masama, pero nakagawa na pala ng masama sa atin, ng walang kamalay-malay. Meron naman mga tao, ang lapit-lapit sa atin, sila magiging dahilan para huwag tayo maging masaya. So pag pinayagan mo lamang na ang kaligayahan mo nasa kamay ng iba, eh lagi yung mawawala, laging aagawin ng iba. You've got to have a certain set of rules that you observe that no matter what people do, they will not take away your happiness, or at least they will take only a portion and a part of that happiness. Maraming mga tao, ang ganda-ganda ng mood mo, magko-comment ng hindi mo nagustuhan. Sabihin, ang pangit naman ang buhok mo, saka nagpagupit. Yung walang masabing mabuti, may sasabihin pang pangit. Meron naman eh, gumagawa ka ng paraan para ka sumaya. Sila naman, bibiguin ka nila. Kailangan, sabi ni Solomon, wala na akong alam na mas mainam pa sa buhay. Kundi, una, ang tao ay magpakasaya at gumawa siya ng mabuti. Siyempre, yung kasiyahan na hindi naman ikalulungkot o ikalulugi ng iba. Happiness is the correct response to God's blessings. Are you blessed by God? You must be happy. Binigyan ka ng Diyos ng paa, lumakad ka, mamasyal ka. Binigyan ka ng Diyos ng kamay, may gawin ka na nakakapagpasaya sa'yo. Binigyan ka ng mata, tumingin ka sa magagandang tanawin. Binigyan ka ng bibig, magsalita ka, kuwanta ka. Nakakagalaw ka, sumayaw ka. Ibinigyan tayo ng Panginoon ng mga bagay na maaaring maging kasangkapan para tayo sumaya. Binigyan na tayo ng pera, gastahin. Binigyan tayo ng pagkain, kainin. Binigyan ka ng magagandang mga punda ng unan, gamitin. Puro nakatiklop lang, nasa cabinet. Kailan mo gagamitin? Sa burol? Binigyan ka ng magagandang plato, sinasamba mo sa loob ng estante. Binigyan ka ng magandang sofa, ayaw mong paupuan, may takipang plastic. Meron pa daw carpet, tapos tatakpan din ang plastic, walang tatapak. Pag may ibinigay sa'yo ang Diyos, enjoy it. Because it is God's gift. Hindi lang ibig sabihin naman na wasakin mo na yan at huwag ka na magtira. Pero may mga tao, ang daming magagandang tuwalya, tapos pag makita mo, gapak-gapak yung mga tuwalya nilang ginagamit, hindi ko alam kung ano pinaglalaanan. Maraming magagandang mesa, hindi doon kumakain, nasa ng pamilya, nasa dirty kitchen. Ang daming magagandang kaldero, tapos kung ano-ano mga kupi-kupin takuri ang ginagamit sa buhay. Happiness is the correct response to God's blessings. Ecclesiastes 5:19. Moreover, when God gives any man wealth and possessions and enables him to enjoy them, to accept his lot and be happy in his work, this is a gift of God. Sabi ko, kayo binibigyan ng Panginoon ng kayamanan o kung hindi man sobrang daming kayamanan, binibigyan kayo ng mga ari-arian. At pagkatapos, binigyan pa kayo ng pagkakataon na lasapin ang sarap na ibinibigay nito. Aba, tanggapin mo ang iyong kalagayan at ang iyong pinagpalang kalagayan at maging masaya ka sa buhay. Sabi, ito ay regalo ng Diyos.
We should be grateful for what God gives. Therefore, you do not be allow yourself to get distracted by what you do not have. Sit down, count your blessings, and be happy with what you have. Because if you are not always looking at what you do not have, and especially if you're looking at what other people have, you will not be happy. Ang simple-simple niyan, kaya ipinagbawal ang coveting. Sabi, do not covet. Tingnan nyo, pag umorder kayo ng pagkain sa isang restaurant, kahit na ang tagal nyong pinili yung uorder ninyo, pag dumating yung order ng kabilang mesa, laging mukhang mas masarap. I mean, ano yung order niya? Parang yun yata ang gusto ko. Pero ikaw naman hindi pinilit doon sa in-order mo. Laging parang mas maganda ang bakura ng kapitbahay, laging parang mas maganda ang asawa ng kapitbahay, parang laging mas matalino ang anak ng kapitbahay, kaya ang mahalaga, lagi mo nalang tingnan what you have, what God gave you, and work hard at being happy with it. And be appreciative. How can you be appreciative? By using what God gives you. Kung kayo man po, nagregalo ng isang bagay, ako may mga taong tinigilan ko ng regaluhan eh, kasi hindi ko nakikita ang ginagamit. Siguro, ako sisikip lamang ang cabinet nito, dadagdag na naman niya sa kanyang stock ang ibibigay. Huwag na lang, ibigay na lang sa gumagamit. So ang Panginoon, pag may ibinibigay sa atin, gusto naman niyang makita ang ginagamit natin yan. Hindi lang talento, hindi lang yung pang-ministry, kundi rin po yung mga pampasigla sa atin at pampasarap sa buhay natin. Gusto rin niyang gamitin natin yan. Kaya yung mga bakasyon dapat ginagamit, hindi kino-convert sa cash. Kasi pag yung bakasyon, gusto ng Diyos, nakakapagpahinga tayo, nalilibang, naaaliw, pagbalik mo sa trabaho, kahit nagbakasyon ka, mas masaya ka, mas masigla ka. Pero kino-convert mo sa cash, mahirap ka pa rin naman sa ending eh. Hindi ka pa nakapag-enjoy. One way to appreciate is to use what God gives. Enjoy, use, and never fail to share what God gives. Kasi po merong miraculous, magical happiness ang sharing. At yun lang mga nagbibigay ang nakadiscovery nito na meron palang ligaya at sarap at saya na nakareserba para lang sa mga mapagbigay. Merong ganung uri ng kaligayahan na hindi nararanasan ng mga makasarili, ng mga selfish people. And you should remember this, when God gives you good things, and then gives you the opportunity to enjoy them, that's double blessing. Sabi, when God gives you and enables you to enjoy it. So what enables us to enjoy? Time. Kailangan natin ng oras para mag-enjoy. Ipinaplano din natin ng oras. Mga kapatid, pag hindi ninyo ipinrotekta ang oras nyo mula sa kung kani-kaninong manghihingi ng oras, mahihingi ng lahat ang oras nyo, at walang natira sa inyo. Samahan mo naman ako doon. Kahit naman ayaw mo sumama, sumasama ka. Hiningi niya ang oras mo. Sana yung oras na yun, nagamit mo na for your own enjoyment, pinamigay mo na naman. Yung mga hindi marunong magsabi ng no sa lahat ng imbitasyon. Yung mga may darating sa bahay mo, balak mo maglinis ng lahat ng kabinet at tatlong oras na ayaw pang umalis. Nananakaw na niya ang kaligayahan mo. Kaya pwede mo sabihin, alam mo, pwede pa ako makipagkwentuhan ng 10 minutes. Pagkatapos, maglilinis ako ng kabinet ko, umuwi ka rin at maglinis ka rin ng kabinet mo. Hindi yung sang-ayon ka na lang na ubusin ng tao ang iyong oras. Alam nyo, marami mga tao, lalo yung mahilig magpa-counsel. Kaya akala nung ibang hirap na mo magpa-counsel sa mga pastor, bakit may appointment pa at may oras-oras pa? Kasi karamihan ang namang problema, walang ibang gustong gawin kundi huminga ng huminga ng huminga. So magpapa-counsel sa'yo, dalawang oras na kayo nag-uusap, wala pang tinutumbok. Sige, teka, magpapa-counsel ka ba? Ano bang goal ng counseling natin? Gusto mo mahingi ang payo ko o gusto mo lamang talagang umatukal lang umatukal dyan at pakinggan kita ng pakinggan ng pakinggan ng pakinggan at paulit-ulit ka na para na tayong ruwedang paikot-ikot? Even the time of pastors and counselors must be protected from those who like to consume them needlessly. Kailangan ipinoprotect nyo yung enablement nyo to be happy. Therefore, you must be able to say no when you must. What other enablement does God give us? Not only time, so you value your time and you plan your time, but also people to enjoy with. Alam niyo naman, happiness multiplies when there are people you share it with. And sorrows become smaller when there are people to share it with. So people are blessings.
Eh, pero kung kagalit mo ang iyong hipag, kagalit mo ang iyong kapatid, kagalit mo ang iyong manugang, kagalit mo ang iyong biyanan, kahit saan ka tumingin, naiinis ka, siguradong magiging malungkot ka. Kaya kailangan, kung napapansin mong marami kang kagalit, suriin mo ang iyong sarili, baka something's very wrong with you. Or you are a saint and you're a perfect person and something's wrong with the world, but still, you have to do something to be happy in spite of the people around you. Gagawa ka ng paraan. When God enables you to have good health, kailangan ine-enjoy mo yan. Hindi lahat ng araw, mga kapatid, malusog ang tao. Hindi lahat ng sandali ay malakas ang katawan. Kaya dapat sa mga panahon na malakas ang katawan, samantalahin. Gusto niyong akyatin ang bundok manahaw, akyatin niyo na habang hindi pa kayo punong-puno ng arthritis. Habang meron tayong pagkakataon, o kaya meron tayong sakit, may mga moment na gumagaling tayo, do something that you like to do. You've got to be creative, but you've got to fight for your right to be happy. At alam niyo, kung tao ay sasaya, hindi siya dapat laging nag-iimpok. Hindi siya laging nagtitipid. Nag-iimpok ka ng konti. Nagtitipid ka ng konti para sa iyong mga maaari, mga emergencies na mangyari. Pero kung wala kang ginawa sa buhay mo kundi mag-impok, alam niyo, uutangin lang yan ng iba. Sipiniti ako sa inyong uutangin lang ng iba. Kasi lahat ng kamag-anak niyong nakakaalam na may inimpok kayo, walang pag-iinteresan kundi ang inimpok niyo. So pag may dumarating silang pera, gasta sila ng gasta, kasi alam nila, pag nagipit tayo, utangin natin yung iniipon itong ating kapatid. Ganun ang gagawin nila. Kaya dapat marunong ka rin magprotekta ng iyong kinikita, hindi ka ipon ng ipon, kasi lagi kang paliligiran ng mga taong gustong hut-hutin ang iyong inipon. O kaya hindi man nila hinut-hut, bigla ka namatay, ipinamana mo sa manugang mong ni hindi mo nakilala, kanya na. Marami na po ako nakita mga kapatid na sobrang mag-impok. Tapos ang mga buhay nila hindi masasaya. Pagkatapos, iba ang nakinabang ng iniimpok nila. Meron pang isang nabalita, napalagay pa sa dyaryo itong babaeng ito na taga-Amerika. Kahit winter, hindi siya nagbubukas ng heater sa kanyang bahay, makatipid lang ng kuryente. Ang bahay niya ang dilim-dilim, ni ayaw magbukas ng ilaw. Nung namatay, ang yaman-yaman pala niya. Ang yaman-yaman. Napunta ngayon kung kani-kanino yung kanyang kayamanan. Tinitiis mo yung ginaw. Nagtitiis ka na walang magandang pangginaw. Para kanino? Kailangan, pinag-aaralan din natin mahalin ang ating sarili. Bagamat hindi naman natin minamahal ang higit sa Diyos o higit sa kapwa, pero dapat mahal mo rin ang iyong sarili. Huwag kang impok ng impok. Kailangan marunong ka rin yung kinita mo ngayon, gagastusin mo, nagtitipid ka ng konti, pero hindi puro tipid-tipid-tipid. Nakakataya ka ba that you will live long enough to enjoy what you're saving? Gifts are meant to be enjoyed, especially God's gifts. So mahalaga, correct response to God's blessing. Happiness should be enjoyed in good times. At yan nga ang binabanggit natin kanina. Ecclesiastes 7:14. When times are good, be happy. But when times are bad, consider. God has made them the one as well as the other. So dapat bagay ang ating kilos sa panahon. Sabi, when times are good, be happy. So good times are gifts from God. Ibagay sa okasyon ang mood. Dapat po, pagising pa lang natin sa umaga, may pupuntahan tayo, may gagawin tayo, ina-identify mo na, is this meant to be a happy day? So if it's meant to be a happy day, be happy, strive to be happy. Halimbawa, pupunta ka sa party, it is meant to be a happy time. So sasabihin mo, tatanggalin ko ang aking pagiging mahiyain, makikipag-usap ako sa mga tao, kakain ako kung may pagkaing masarap, hindi yung pinipilit ako busog, busog. Pumunta ka pa daw sa party. Pupunta ka sa kasalan, sabihin mo, ang kasalan, ano, is it a sad or a happy occasion? It must be a happy occasion. So I'll be happy. Ilang libong magulang na ang nakita kong ikinakasal ko ang anak, tas ang mukha, akala mo ensimadang malolos. Akala mo pinilipit na tinapay ang mukha. Siguro hindi niya gustong mabibiyanan ng kanyang anak, hindi niya gusto ang kanyang magiging manugang, pero utang na loob, ikinakasal na. Wala nang bawian. So magpakasaya ka na dahil kasalan. Tingtuloy ipinapakita yung video hanggang kaapu-apuhan mo, sabi ng mukha mo, ay kasal. Gusto kong pagsasampalin yung mga nanay, pak, 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 pak.
Bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Eh, kasalan ito. Meron naman, umatkan pa daw, wala kinakausap. Hindi kikimo kahit kasalan. Lahat na ng tao nakikiramdam. Bakit? Galit yata sa ate, galit yata. Patutuloy kaligayahan ng iba, naapektuhan na. Pupunta halimbawa sa mga reunion, pagkatapos magmumukmuk sa isang sulok, hindi man makikipag-usap sa mga pinsan, sa mga kamag-anak. Meron pa daw, holiday, bakasyon. Pamilya, nag-ipon, nagplano na magbakasyon kung saan. Pagkatapos ng kagalit ang mag-asawa dahil lamang naiwan ng kung ano, naiwan ng termos. Magdadamog na ng tatlong araw na bakasyon. Nagkagastos pa daw, tapos yung pala, palulungkutin lang niya. So sabi, when times are good, be happy. It is important, brothers and sisters, that you identify the time. Ngayon, pupunta kayo sa lamay, tapos doon kayo halakhak ng halakhak. Wala kang iba kang makipagkwentuhan, kainin lahat ng mga butong pakwan doon at mga kumpitis. Parang wala kang sa lugar. Sama ito, this is a sad occasion, so I'll try to be subdued. It is time to be sad. In other words, you identify, igalang nyo ang okasyon. Because sometimes we spend a lot of money, a lot of work, a lot of effort to put up an occasion so people will be happy. Tapos maninimangot ka. Tapos may hindi ka nagustuhan, may hindi ka nagustuhang kilos ng isang tao, narinig mong ganito, magdamag ka na, maghapot, tatlong araw ka nang magmumukmok, affecting everybody around you. That's why it is so selfish. Because of course, people around you will be affected. So sabi ng Ecclesiastes, when times are good, be happy. Mga magulang, kahit ayaw niyong manugang niyo, kung ikinakasal na, gustuhin niyo na. Kasi, meron pa akong mga nakita, and these are sometimes very famous lolas. Ito na yung apo, ayaw sa napangasawa ng anak. Ni ayaw buhatin yung apong bagong panganak. In fact, I can quote somebody. Tanda-tanda ko sinabi. Sabi niya, he looks so frail and I lack practice. Kulang daw siya sa pagbubuhat. Actually, ayaw lang yung manugang. Ayaw sa manugang. Nung lumaki naman yung apo, joy of her life. So, tatanggapin mo rin lang yan, 10, 15 years from now, tanggapin mo na. Yung mga nagtatampuhan, magbabati din lang naman yan. Tatlong araw pang nagtiis. Mahirap sa puso. So sabi niya, Solomon, when times are good, be happy. And identify, this is a sad day. You know, there are only very, very few days that are meant to be sad. Sadness should only be a few tiny dots in an otherwise long, happy line of life. But why are many days sad? Because people choose to be sad. And because people choose to make other lives around them miserable. Because they feel miserable, they make everybody else become miserable. And that is the height of selfishness. Kailangan maging masaya ang tao. Sayang ang buhay kung malungkot lang. Happiness is to be had in youth. Ecclesiastes 11:9. Be happy, young man, while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart and whatever your eyes see. But know that for all these things, God will bring you to judgment. So sinabi, magpakasaya ka, huwag mo lang lilimutin, naharap ka sa Diyos. In other words, kung anong kaligayahan na pwede mong gawin, gawin mo, huwag ka lang lalampas sa tama dahil tiyakin mo, at tinitiy ako sa iyo, huhusgahan ka ng Panginoon pagdating ng araw. Pero lahat ng pwede mong gawin na kasiyahan na hindi naman ipanghuhulga sa iyo at isusumbat sa iyo ng Diyos at hindi ka pagbabayarin, gawin mo. Dahil bata ka eh, sabi. Kaya tamang-tama sa mga youth na maging masaya dahil wala pang masyadong worries, responsibilities, wala pang masyadong mga illnesses and awareness about the sad facts of life. So it's a time to be happy. But many of us don't allow the young people to be young. Isasama pa doon mga bata sa picnic, sa excursion, pero walang lalapat ng bahay. Walang pupunta sa tubig. Walang pupunta sa may puno. Ba't hindi niya nalang ikulong? Para madali ang kayong mag-alaga at huwag siyang manganib. Kaya kinakailangan, pinapayagan din natin ng mga young persons. Pero siyempre, may limitasyon. Kung may danger talaga, hindi. Pero you should define what danger is.
Hindi yung sobra na na linis ng bata. You know, children should be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. Pag sobrang linis, parang lagi nasa ospital, una, hindi na nakaka-develop ng antibodies, humihina tuloy ang katawan. At pangalawa, alam niyo yung batang, kay linis-linis ng damit, maghapong may pinuntahan, ang linis-linis ng damit, isa lang ang tinitiyak ko sa inyo noon, isang masungit na nanay, at isang batang hindi nag-enjoy. Dahil ang gusto ng nanay, ang batang anak niya, parang manikang Barbie doll na nasa loob ng eskaparate. Hayaan yung gumulong-gulong. Sapagkat may panahon ng lahat ng bagay na yan, pagkaedad nyo na siya, gugulong pa ba yan? Ang hirap naman sa atin, eh, gustong-gusto mo, ay, ang bata nakakalakad na, wow, hakbang, hakbang. At pag marunong maglakad, huwag kang aalis ng bahay. Huwag kang aalis dyan, dyan ka lang. Siyempre, merong hangganan ang pwedeng gawin dahil ngayon, mapanganib ang panahon. But parents must know which they should allow and which not. Because sometimes we deprive children of their childhood because we expect them to behave like adults. The very nature, the very disposition, the very situation of children and young people are very conducive to happiness. Kaya kailangan huwag tayo maging sagabal dyan. Dapat we should make children as happy as possible. Kasi yung kaligayahan ng bata habang maliit siya, baon-baon niya buong buhay, yun ang kanyang panglaban sa lahat ng sakit ng mundo. Pero tingnan niyo yung mga batang lagi na lamang inape, lagi na lamang pinagalitan, lagi na lang ginulpe. Pag lumaki, gumaganti sila sa mundo, galit sila sa mundo, dala-dala nila sa puso nila. Pabauna ng maraming kaligayahan ang puso ng isang bata. At napakalaki ng pagkakataon na yan ay maging isang well-adjusted person. Allow young people to be happy and allow them to be young. Talagang napakalaki pong kalbaryo yung naliligid ka ng mga teenager na wala na makakwenta-kwenta, itawanan, ang iingay, ang pasan niya, talagang nakakaligalig sa mga may edad na. Pero kung gusto natin na payagan silang maging ganon, dapat umimbento rin tayo ng sarili nating peace, sarili nating kaligayahan, kahit sila kuminsan nakakagulo sa ating gustong katahimikan, but we should not impose on them the tastes of adulthood because they are not adults yet. Kailangan silang bigyan ng ganong pagkakataon. Sapagkat dumarating ang pagkakataon, ibigin man nilang sumaya, ibigin man nilang lumakad, hindi na rin nila kaya. John 21 verse 18. I tell you the truth, and this is the Lord speaking. When you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Sabi ni Lord, darating ang panahon, binibihisan ka ng ayaw mong isuot sa'yo, dinadala ka sa ayaw mo, pero matanda ka na kasi, wala kang choice. So, yung batang pwede pang magbihis at pwede pang pumunta doon, hayaan. Huwag lang naman yung sinipo na dahil kita na yung puso nagdamit pa daw. Kailangan na pagbibihis ay decente, hindi ka nagiging sex object. But we should allow a little leeway. Nung araw, pati haircut talaga, very regulated. You know, kasi yung magulang crew cut, gusto yung anak crew cut din. So, binibigyan natin ng konting pagkakataon yung mga young people to be young, not to be like us. Because when they are our age, they will be like us. But when they are young, we allow them room to be young. So long as they have limits and they do not needlessly endanger their lives. It is important in life so that we can be happy. Happiness should be expressed. Happiness should be celebrated. James 5:13, is anyone happy? Let him sing songs of praise. In other words, masaya ka na pala. Huwag mo nang pigilin. Ang pipigilin lang kasalanan. Pero yung masaya ka, bakit ayaw mong ipahalata? Gustong-gusto mo na yung kinakain mo, magtitira ka pa ng konti, ay baka mapagsabihan akong patay gutom. Gusto mo na pala, kainin mo lahat. Natutuwa ka pala, tumawa ka. Meron naman natutuwa na ayaw pang tumawa, baka mapagkamalan ako mababaw. Kaya nga sabi ni Sampaguita, ayoko nang patry-try. Ang gusto ko ay todo bigay. Basta't hindi sa kasamaan at hindi sa kasalanan, celebrate. Be open. And I tell you, brothers and sisters,
say yes more often to the good things. Pero mga tao, gusto mo ba ito? Hindi. Hindi ka pa tapos mag-alok? Hindi. Sobrang defensive. Akala mo, pag inaalok mo, pinagbibintangan mo siyang patay gutom. Gusto mo ba sumama? Hindi. Gusto mo ba nito? Ayaw. Gusto mo ng unang? Hindi. Lahat ng comfort na iaalok mo, ayaw tanggapin. Pride yun eh. Or insecurity. Kasi hindi sanay na binibigyan ng mabubuting bagay, ang tendency agad magduda sa nag-aalok. Gano'ng karami pong kaligayahan, mga kapatid, ang na-miss natin just because we did not say yes to the right things. Kaya kailangan mas marunong tayong magbukas-bukas. Lalo pangat kung ang assessment niyo sa sarili niyo, hindi naman kayo talaga ganun kasaya. Dapat may baguhin sa equation para maiba yung product. Ibahin ang timpla para yung ending maiba. And the Bible says that happiness is for the godly. Matthew 25:21-23. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." So yung mga tao pong kinilulugdan ng Diyos, hinahayaan niyang makihati sa kanyang kasiyahan. So you want to be happy? Be godly. Be godly and you will be sharing the Lord's happiness. And when God gives you happiness, huwag magpakipot. Kailangan pinapasaya ka, magsaya ka. Ipakita ang appreciation sa kabutihan ng Diyos. Finally, marami sana tayong gusto pag-usapan, pero for now, happiness is from God. Happiness is for people who please God. Ecclesiastes 2:26, to the man who pleases him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, he gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. So, may pinapayagan pala ang Diyos na maghirap at mag-ipon ng mag-ipon. Hindi siya natutuwa sa mga taong yon. At kung lumaon, ibibigay lang pala ng Panginoon dun sa kinalulugdan niya yung pinaghirapan ng iba. So make it your primary business to please God. Because when God is pleased with you, how can anyone stop Him from blessing you? God gives happiness to His people. Zechariah 8:19, this is what the Lord Almighty says. The fast of the 4th, 5th, 7th, and 10th months will become joyful and glad occasions and happy festivals for Judah. Therefore, love, truth, and peace. So pati po yung mga buwan ng pangingiling at mga pag-ayuno, itinatalaga ng Diyos, itong mga schedule na ito will become happy and joyful occasions. In other words, while the Lord understands and even wants us to go through some quietness, sometimes some sadness, so that we can reflect, the Lord also wants us to enjoy and to be happy. So be happy. Make it your goal to be happy. You say, today I'm going to be happy. No matter what my mother-in-law does, I have decided I'll be happy. No matter what my spouse says, no matter what behavior I see from my neighbor, I decide that they are not going to be the determining factors of my sadness or happiness. I decide to be happy. Kung natutuwa ako sa itsura ng buhok ko, kahit sabihin ng lahat na mukhang pugad ng ibon, basta decided ako, masaya ako doon. 1 Thessalonians 5:16, be joyful always. And of course, you should also make others happy. Kaya meron po tayong pananagutan. Do you know that cheerfulness is charity? Akala nyo ang charity yung nagbibigay lang kayo ng dugo, nagbibigay kayo ng damit, nagbibigay kayo ng gamot. Yung iningitian nyo ang tao, yung masaya kayo, ginagawa nyo rin siya ng mabuti. Yung may kasama kayo sa bahay, may kasama kayo sa biyahe, na hindi na kayo pinapakiramdamang ano kaya, malungkot kaya siya, galit kaya siya, masama kaya loob niya, so tinatansya-tansya ka pa, sinusuyo-suyo ka pa, na nagkakatrabaho tuloy sila. Actually, it is charity to let people know that you're alright, that you're happy. And even if there are some causes of sadness in your heart, you don't always show it.
so that you don't affect other people. That is kindness. Pero yung dahil nasira ang mood nyo, sisirain nyo rin ang mood ng lahat. That is selfishness. Make others happy. 2 Corinthians 7:13. In addition to our own encouragement, we were specially delighted to see how happy Titus was, because his spirit has been refreshed by all of you. So Titus was depressed, was sad, but his spirit was refreshed by others. And Paul says, ikinalulugod ko na dahil sa inyo, sumaya-saya si Titus. Meron tayong pananagutan sa isa't isa. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya kailangan iniisip din natin paano ang magiging reaksyon ng iba. Dadalo ako ng kasalan, tapos maninimangot ako. Paano ang reaksyon ng mga kabilang partido? Paano ang reaksyon ng lahat ng tao? May pananagutan ako. It's a happy occasion. I'll contribute to its happiness. And if I will not be able to contribute actively, at least I will not actively destroy the happiness of other people. And you know what, church? Another important thing is to allow others to give you happiness. Payagan nyo na pasayahin din nila kayo. May mga tao gusto naman nila, sila lang yung bigay ng bigay, pero ayaw tumanggap. Payagan nyo na pasayahin din kayo. May mga magulang sobrang martir, walang iniisip kundi magbigay sa anak, tapos binibigyan na, tinatanggihan pa. Kasi iniisip, nahihirapan ang anak ko, huwag na lang, huwag mo na lang akong bigyan. Payagan nyo rin ang taong pasayahin kayo. Payagan nyo yung mga tao. Kung sinusuyo kayo, pasuyo na kayo. Huwag na kayo mag-play hard to get. Kasi maiksi ang buhay. Bawat isang araw na hindi ka masaya, kabawasang malaki. Meron nga po tayo isang kapatid, ikinalulungkot natin. O, sumakabilang buhay na. So, ganyan ang buhay. Halimbawa na isang pastor, tulad ng inyong lingkod, may ipinapanganak ngayon, may mamamatay bukas, may nanganganib ngayon, mayroon namang biglang gumraduate, hindi mo na malaman kung paano ka sasaya, lulungkot, sasaya, lungkot, within a span of 1 minute. Dahil ang buhay, napakaiksi. At ang buhay, napakarupok. Yung kasama mo lang ng isang linggo, hindi naglipat linggo, namatay na ilibeng, sa loob ng isang linggo, ang daming pwede mangyari. So, paano nyo papayagan na meron kayo isang linggong hindi kasundo? Paano kung next week, wala na pala siya? Sisisisi kayo ngayon. Naku, bibigyan ko pa naman ng rambutan. Pinaurong-urong mo pa, hindi mo natuloy na bigyan at namatay na. Kaya mahalaga yung sinasabi ng kantang, we may never love like this again. Ayaw niyong sobrang malungkot pag may namatay, lalo't malapit sa buhay niyo, huwag kayong makipagkagalit. Huwag kayong makipagsamaan ng loob. Para kung biglang namatay, wala kayong pagsisisihan. Hindi yung naku, bala ko pa na mahumingi ng tawad sa kanya, namatay na lang. So, kailan ka pang hinihingi ng tawad? Dala-dala mo ngayon, mabigat. Dapat po mga kapatid, pag may namatay, nalulungkot ka lang dahil mamimiss mo, pero hindi dahil may atraso ka. Huwag kayong pumayag na may atraso kayo kahit kanino, lalo't malapit sa inyong tao. Dahil baka mamatay mamaya. Pwedeng-pwedeng mangyari. Napakarami ko nang nakita ang taong hindi mo inaasahan na mamamatay na matay pala. At meron namang talagang ipinapanalangin hanggang mamatay na. Tapos ang tagal na nabuhay pa. Hindi, meron po talaga niya, pastor, ipanalangin niya naman pong kunin ako ng Diyos. Nakakatiyak ba kayo? Yan ang gusto niyong panalangin. Opo, talagang gusto-gusto. Nahirap na hirap na ako sa kalagayan ko. Tiyak naman ako sa Panginoon. Wala na naman ako ibang project. So, okay na sa akin. Tiyak nyo. Ipapanalangin natin. Opo, di ipapanalangin. O Diyos ko po, kunin nyo na siya dahil gusto na niya. Tapos, ang haba-haba. Hindi naman kinukuha ng Panginoon. Meron naman papa-attendin mo na meeting bukas. Lagot ka sa meeting bukas. Yung pala, namatay na ngayon. Nakakatiyak ba kayo? Kayo ba may mga kasamaan ng loob? Eh, paano kung mamatayan mamaya? Tiyakinin niyo na wala kayong pagsisisihan. Ayusin ang buhay. Do not be proud. Be humble, be open, and be happy. It is a decision. Isa po yung decision. Panginoon, salamat sa pagpapaalala niyo na gusto niyo kami maging masaya. Nawa sa sandali ng pagbubulay-bulay na ito ay nakita namin
kung ano ang magiging dahilan o nagiging dahilan sa kakulangan ng kasiyahan ng ilan sa amin. Kung may nakita po kayo, Panginoon, na bahagi ng aming puso, na siyang may pananagutan kung ba't kami kumisan di sumasaya, patuloy niyo kaming kausapin. Mga kapatid, habang lahat ay nakayuko, nakatikit sa presensya ng Diyos, nais ko manalangin. I like to pray for people who say, maraming balakid para ako maging masaya. Gusto ko maging masaya, pero maraming hadlang. Nais ko, tumayo tayo. Ipapanalangin ko kayo. Yung nagsasabing, may mga hadlang ang kaligayahan ko, pero gusto ko talagang sumaya at gusto kong hingin sa Panginoon na turuan ako kung paano malalampasan ang mga hadlang na ito. At yung hindi ko kayang lampasan, ang Panginoon ang kumuha. Sino man ang may ganitong panalangin, tumindig kayo at mananalangin tayo. Gusto ng Panginoon kayo maging masaya. Ayaw ng Panginoon na may malungkot na tao. Ayaw natin maging malungkot. Pero kung minsan, tayo ang may pananagutan, kung minsan iba. Pero ang lahat ng yan, tayo man o iba, kaya ng Diyos lutasin. Kung ating ipapasa Kanya. So sino man ang nais tumayo, baka naman sasabihin nyo lang gusto nyo sumaya, ikinahihiya nyo pang sabihin at hindi pa kayo makatayo, eh lulungkot talaga kayo niyan. Pasensya na kayo kung lulungkot pa kayo. Kung sinasabi nilang Espiritong tumayo ka, ayaw mo pang aminin, eh talagang malungkot ka na, sorry ka na lang. But the Lord is here. The Lord is a healer. At kung hindi tayo nahihiya sa doktor, maghubad man sa kanyang harap para masuri ang ating kalagayan, bakit tayo mahihiya sa Diyos sa sabihing, Lord, gusto ko pong maging masaya pero maraming hadlang. Gusto ko pong lumapit sa inyo at hilingin na kayo ang maging kalutasan. Panginoon, tumatayo sa iyong harapan, nagpapakumbaba ang mga anak mo. Hindi ikinukubli sa iyong harapan ang nilalaman ng puso. May mga kalungkutan, may mga pangamba, may mga balakid sa kaligayahan. Alam niyo lahat ito, Panginoon. Wala po kami maililihim sa inyo. Ang hiling ko lang po ngayon, Ama, ituro mo sa bawat isang tumitindig sa iyong harapan ngayon. Una, kung sila mismo ang may pananagutan kung ba't di sila masaya, ituro mo ang higit na tamang paraan. Ituro mo at ituwid ang aming mga pag-iisip at pamamaraan, Panginoon. Pangalawa, kung iba ang dahilan ng kalungkutan o sa gabal sa kaligayahan ng iyong mga anak na hindi namin kayang sakupin ang kalooban ng mga ibang tao na yon, Panginoon, kaya niyo po silang turuan, kaya niyo silang kausapin at kaya niyo silang ituwid. Ipinababahala po namin sa inyo ang mga ibang tao na nagiging sagabal ng aming kaligayahan. At kung ang sagabal na ito, Panginoon, hindi kami, hindi ibang tao, kundi mga bagay, pananalapi, mga sakit, mga karamdaman, mga alalahanin, lalong-lalo naman, Panginoon, na kaya niyo po ang mga ito. Ipinagtitiwala namin sa inyo at turuan mo po kami magtiwala sa inyo. At kung ano man ang aming kalagayan, ano man ang kulang sa aming panukat, matuto pa rin kami, Panginoon, ay paglaban ang pwede kaming maging masaya kahit may kulang sa buhay. Marami mga taong sobra-sobra ang mga tinatangkilik, subalit di rin masaya. Kaya ituro mo sa amin, Panginoon, na ito hindi sa kayamanan o karalitaan, kundi ito sa kalagayan ng aming puso kung paano kami magiging masaya. Hindi sa dami o kakulangan ng tao sa aming paligid, hindi sa kalagayan namin sa lipunan, kundi sa kalagayan ng relasyon namin sa inyo, kami magiging masaya. Ituwid niyo ang aming mga kalikuan, paglinawin niyo ang aming mga kadiliman, Panginoon. At kung niloloob niyo, Panginoon, sa inyong mahiwagang pamamaraan, na kami dumanas talaga ng lungkot upang kami mapag-isa, makapag-isip-isip, magbulay-bulay, ituro mo rin sa amin ito, Panginoon, na tanggapin ang pansamantalang mga kalungkutang ito, matuto kami mula sa mga leksyon ito, at kung kami natuto na, hanguin mo kami sa mga bagay na ito, Panginoon. Kalooban niyo nawa ang maganap. At idinadalangin ko, anak, mga kapatid, inilalapit ko sa Panginoon na inyong mga puso. Panginoon, tingnan niyo po ang puso ng bawat isa. Hipuin ninyo ang mga pusong nag-iisa, ang mga pusong nangangamba, ang mga pusong maraming takot, ang mga pusong maraming kalungkutan, pangungulila, hinanakit, mga tampo, mga sama ng loob, mga galit, mga pagkapuot. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay sagabal upang kami maging makadiyos at masaya. Alisin mo sa aming puso, Panginoon. You have given us free will, so it can be in our will to be angry. But Lord, right now we surrender that will to you now and ask you, let your will be done. Uproot all of these negative thoughts and feelings from our hearts
and replace it with peace, replace it with contentment, replace it with godliness and holiness, replace it with your joy and peace that transcends understanding and logic. And we pray, O God, that your peace will rule in our hearts. And as we become peaceful, there is no doubt that we will be happy. Ituro mo sa amin, Panginoon, to be happy in whatever station in life we are, in whatever situation, economically, emotionally. Teach us, O Father, that when we have you, we have everything. Ipakita mo sa amin ang kahulugan nun, Panginoon, sa isang malalim na paraan. At nawa ang kasiyahan, ang kasayahan, mag-umapaw sa puso ng iyong mga anak. Salamat sa pagdinig niyo sa dalangin ito. Naniniwala kami, Panginoon, na ibinigay niyo. Tinatanggap namin ang sagot mo sa mga panalangin ito. Mag-umapaw na nga ang iyong presensya sa puso ng bawat isa. Habang ang bawat isa ay nakayukuparit, nakapikit, maaari na po kayo maupo, mga kapatid. Patuloy tayong manahimik sa presensya ng Diyos. Patuloy tayong magbulay-bulay. Sapagkat matapos ating humiling ng humiling, hayaan naman natin kausapin tayo ng Diyos ngayon sa tahimik na paraan. At sa mga hindi po tumayo, inaasahan ko dahil kayo masaya, generally, manalangin din tayo at ipagpasalamat niyo sa Diyos ang inyong kasiyahan. At nawa, patuloy nating matutunan kung paano ang ating kasayahan ay ating maibabahagi sa iba. Let's bow before the Lord in moments of sacred silence and let us hear the voice of the Lord.